Tumagas ang nasa 3,000 litro ng muriatic o hydrochloric acid sa bahagi ito ng Quirino Avenue sa Maynila. Galing po ito sa isang chemical tanker na sumadsad doon. Isinira ang bahagi ng kalsada para linisin bago muling binuksan sa trapiko. Batay sa paunang imbestigasyon ng Manila Special Rescue, matulin umano ang tanker at posibleng nabali ang chassis nito sa dami ng humps na dinaanan. Maayos ang lagay ng driver at pahinante ng tanker. Magandang hapon po. Bistadong bumiyahe pa rin ang isang colorum van na dati nang nasita at nagpagawa pa ito ng panibagong plaka. Pero di na pinalagpas sa mga otoridad ang driver na ang idinahilan daw, kailangan niyang kumita. Nakatutok si Jamie Santos. Sinita ang van na ito sa operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng DOTR sa Alabang Muntinlupa kahapon. Improvised daw kasi ang plaka nito. Nang usisain ng driver kung saan ang plaka nito, hindi siya makasagot. Lisensya, sakayin ko ba ano? Authorization. Mamaya ka na mag-cellphone. Mamaya ka na mag-cellphone. Dahil nagpagawa ng sariling plaka ang van, colorum ito ayon sa DOTR SAICT. Lumalabas na ito rin pala ang van na nahuli nila noong January 8 sa Alabang din dahil sa pagiging colorum. Kinumpiska noon ang lisensya ng driver at binaklas ang plaka nito. Sigurado ka sa sinasabi mo? Na-issuehan ito ng technical impound. Ibig sabihin, pinapayagan lang itong tumakbo sa kalye sa loob ng 24 oras mula nang mahuli ito para lang gumarahe at hindi na muli dapat pumasada hanggang matapos sa 3 buwang suspensyon. Pero hindi ito sumunod. Ayon sa DOTR SAICT, mahaharap ang driver sa patong-patong na paglabag tulad ng no authorization to use improvised plates, failure to carry driver's license at obstruction. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng nahuling driver. Pero ang sabi ng driver sa DOTR SAICT, kailangan daw niyang kumita kaya ibiniyahe pa rin ang van. Nasa impounding area na ng Land Transportation Office ang sasakyan. Sa tala ng DOTR SAICT, nitong Pebrero, umabot na sa 62 colorum vehicles ang nahuli. Tinatayang aabot sa 23.4 million pesos ang kabuuang multang pinataw sa pinaikting na kampanya kontra colorum. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Kalunos-lunos ang sinapit na isang batang babaeng nakitang patay sa Atimonan, Quezon. Ang biktima ang 7 taong gulang, nakasilid sa sako. Walang damit pang ibaba ang biktima na hinihinalang ginahasa muna bago pinatay. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya para matukoy kung sino ang nasa likod ng krimen. Susuriin din ang mga CCTV sa lugar. Natupok ang isang bodega at isang residential area sa magkahiwalay na insidente ng sunog sa Bulacan. Yan ang tinutukan ni Jamie Santos. Tanaw sa drone shot na ito, ang laki ng sunog kagabi sa mga bahay sa Sitio Bihunan, Barangay Binyang First sa Bukawi, Bulacan. Malakas ang hangin at gawa sa light materials ang maraming bahay kaya mabilis lumaki ang apoy. Sa kalapit na bakanteng lote, napatakbo ang ilang residente. Kwento ng ilang nakatira roon, may narinig silang pagsabog na nasundan na ng malaking apoy. May sumabog eh. Ano pong ginawa niyo na noon, ma'am, yung may narinig kayong pagsabog? Eh di, siyempre, nagtakbuhan kami. Wasin ko lang na isalba, tsaka asawa ko na bagong labas sa ospital. Meron ako isang babaeng nakausap at nagsimula lang daw sa kuryente, sa wire. Siguro nag-spark, ayun, nagdire-diretso, nagliyab. Agad na lumaki ang sunog dahil sa lakas ng hangin. Sa looban nagmula ang sunog at may kasikipan din papasok kaya nahirapan ng mga bumbero. Pati ilang residente tumulong na sa pag-apula. Nag-igib sila mula sa poso at nagbuhos na ng timbang-timbang tubig. Bagamat first alarm lang ang sunog pasado alas 6 ng gabi, ilang bumbero mula sa Metro Manila ang sumaklolo. Nasa 51 bahay ang natupok at mahigit 50 pamilya ang apektado. Walang naiulat na nasaktan o nasawi. Bodega ng mga piyesa ng motorsiklo naman ang natupok sa isang industrial park sa Barangay Parulan, Plaridel, Bulacan mula pasado alas 2 ng hapon kahapon. Wala ring naiulat na nasaktan o nasawi. Tuluyang naapula kaninang madaling araw ang magkahiwalay na sunog na iniimbestigahan pa sa ngayon ng sanhi.
Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Nakalabas na sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang dalawang research survey vessels ng China na namataang nakatambay malapit sa Philippine Rice ayon sa Philippine Navy. Nakatutok si Maki Pulido. Noong Setyembre, huling namataan ang tatlong survey ship ng China malapit sa Philippine Rice, isang underwater plateau sa northeastern seaboard ng Pilipinas. Nasa loob ito ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ at pinaniniwala ang mayaman sa langis, gas at iba pang marine resources. Nitong February 26, nag-post ulit ang dating U.S. Air Force official na si Ray Powell na may dalawang barko na naman ng China na namataang loitering o nakatambay malapit doon. Sa monitoring ng Philippine Navy, galing ang dalawang research survey vessels sa Guangzhou, China at patungong Pacific Ocean. If we will track the course of both survey ships coming from the port of origin to the Pacific, that is more or less the vicinity they would be after 2 or 3 days of travel. In transit o dumaraan lang daw ang mga survey ship ng China. Sa ngayon, nasa labas na ng EEZ ng Pilipinas ang dalawang survey ship. Passing through the Exclusive Economic Zone of a coastal state is allowed naman under UNCLOS. Doing research or other activities will have to inform the coastal state and in some cases get the consent of the coastal state. Sa kabilang dako naman ng bansa sa West Philippine Sea, bukod sa South Sea Fleet ng China at China Coast Guard, dumarami ang mga barko ng Chinese Maritime Militia. Sa monitoring ng Asia Maritime Transparency Initiative, nasa 195 ang average na dami ng militia vessels na namataan sa iba't ibang lugar sa West Philippine Sea kada araw noong 2023, mas marami kaysa sa mga nakalipas na taon. Sabi ng Philippine Navy, ito yung mga pribadong fishing vessels na binigyan ng permit ng China na mangisda sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, pero tumatanggap ng utos mula sa Chinese military. I would call them a clear and present challenge, not a danger. Na ito ay part ng ninanavigate natin that we have to, it's a new environment now. Wala pang bagong pahayag ang China na dati nang iginiit ang kanilang soberanya sa mga teritoryo sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.